Hello, good morning po. It's another new day naman. Ngayon is too gloomy dito sa Kathmandu, Nepal po. Magtatagalog po ako ngayon kasi some of my friends are requesting me na kung pwede magtagalog na lang daw ako. Kasi Ilonggo po ako, kaya hindi nila naintindihan, and I'm from Bacolod. So, for them po, gagawin ko kahit hindi po ako expert mag-Tagalog. Pasensyahan nyo na po yung Tagalog ko, ha? But I'll try my best kasi para fair naman po sa kanila at maintindihan din nila kung anong sinasabi ko. Sa ngayon po, wala masyadong ganap. Not like yesterday, medyo madami. Kasi ngayon, pag kasi ganito yung weather, gloomy, tsaka malamig, makulimlim talaga na makulimlim, maitim yung paligid. Parang wala kang may makikitang tao na naglalakad kasi syempre, medyo sobrang lamig, foggy. So yung usually dito pala sa Nepal, yung pag ganito talaga yung weather nila, they'd rather stay at home. Watch TV. Kumbaga, tama din sila lumabas. Sa bagay, sino ba namang gustong lumabas? Kahit sa atin, ulan ng ulan, ayaw nating lumabas, di ba? So ngayon, ano na lang, kwentuhan na lang, tsaka share-share na lang ng kwento sa buhay. And yun nga, like today, yung anak ko hindi rin nakapasok sa school. Sunday dito kasi gawa nga ng he's not feeling well. Tsaka medyo may singaw. And so nag-decide kami ng papa niya na wag siyang papasokin na lang muna today. And let him take rest para makapagpahinga kasi ngayon daw, patapos na yung winter. So, alam naman natin, pag change weather, andyan yung mga virus, viral infection. So, lalo na kami, it's our first time talaga na ma-experience dito sa Nepal yung winter nila, yung pinakamalamig nila. But thank God naman kung totoong matatapos na ito within this week, at least na-overcome namin yung lamig ng Himalayas. Sobra. Pero, it's a wonderful experience po. Kasi ma-realize mo talaga na kung ano ang magugustuhan mo, lamig ba o init. Kaya init ang nagugustuhan ko, hindi lamig. Kaya mas gusto ko yung tama lang, kagaya sa atin. Kasi okay naman yung climate nila dito, what I mean. Pero wag lang yung sobrang lamig na lamig, kasi hindi ko talaga kaya. Pero dito kasi, akala ko yung lamig, parang mild lang, pero hindi pala, mayroon pa palang mas grabe, which is ito yon. Kaya na-overcome namin kung baga yung lamig, na sobrang lamig dito, at salamat talaga, matatapos na within this week daw. So, kaya na-realize ko na mas gusto ko yung klima sa atin, and yung tama lang, hindi yung sobra-sobra, kasi pangit din. Kasi hindi kagaya sa mga US or Europe na may heater yung loob ng bahay nila. Kami naman kasi may heater din. Dito may heater din. Pero parang electric fan na maliit lang siya. Yun yung heater nila dito. Kailangan mo siyang sa switch. Tsaka yun. E paano yung mga hindi kaya bumili ng heater? Di kawawa sila. Pero sana yan lang talaga. Hello guys! Sa ngayon, wala masyadong ganap dahil makulimlim ang Kathmandu. And yun, yung anak ko hindi pumasok. Ayan siya oh. Nanonood ng kanyang favorite na sa YouTube. Johan! Johan! Kinukulit pa, ayaw naman siyang mag-ano. Johan! Mimi! Say hi! Say hi! Nahihiya. You got it! Nahihiya siya, pero pag kaming dalawa lang dito, eh, hindi naman siya nahihiya. Ewan ko bakit. Actually guys, hindi siya nakakaintindi ng lingwahe natin kasi nga syempre dumating sa labas. I mean sa labas sa ibang bansa. So nasanayan na lalo na kami ng papa niya, syempre English na ang sinasalita. Ayan, makulit oh. Makulit.
Is it Georgia? Yung buho ko napunta na sa kanya tuloy. Nandito ako, nakadungaw sa bintana. Si Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun. Sana ikaw ay lumabas na talaga. Hindi yung nagtatago dyan. Ayan na siya. Lumabas na siya kahit papano. Pero maya-maya mawawala din siya agad. Alam nyo guys, eto, eto. Pag gusto namin bumili na talaga ng fresh from the farm talaga, pupunta kami dyan. Sa susunod kukuha ako ng video pag bumili kami ng mga kamatis. Kami mismo mag-harvest ng mga gulay. Pero mga kamatis na harvest na nila eh. Tsaka makaka-avail kami ng discount. Mura lang pag direct. Parang direct buyer ba ang binibilhan namin. Kaya ang loob niyan, makikita nyo guys, mga kamatis, spinach, cauliflower, tsaka ano, mga talong. Yan yan ang mga laman dyan sa loob. So for now, yan lang muna yung may share ko about sa climate dito. And kasi wala mga masyadong nagawa today. And yun lang. Thank you for watching my channel. And mag-add pa po ako ng mga ibang videos. And please do comments and suggest kung ano po yung pwede kong ibago sa videos, mga videos ko. Kasi it's my first time lang talaga, kaya ito yung nagustuhan kong gawin para maging extension ko dito at para hindi na rin malungkot kahit paano. I'm ma-homesick, no? I miss ko yung family ko back sa Pinas. And thank you all. Sana continue nyo support yung videos and mag-subscribe kayo. God bless po. Thank you.